Pag-uusapan po natin, ito po si Rowena Guanzon. Nakahanap po ng katapat sa nanay ni Rupa Gutierrez. No? Po po, binanatan po ni Guanzon. Ito pong si Anabel. Ay, hindi po si Anabel, si Rupa Gutierrez. No? Paalala lang po natin, ito po yung bira ni Rowena Guanzon. My friend does to rescue two household helpers who were thrown out of a first-class village by their employers without paying their salaries. Where is your compassion? Yan po ang tinanong ni Rowena Guanzon. At may sinundan pa po na Miss Rupa Gutierrez, is it true? Yan po ang katanungan, no? Kahapon nito po ni Rowena Guanzon. Ngayon po, sabi na eh. Ito po yung hinihintay nating kasagutan mula po sa nanay ni Rupa Gutierrez na isang pa rin pong Bisaya, no? Cebuana eh. Ito po ang sinagot ni Anabel Rama. Hoy, day. Pwede ba huwag kang maging chismosang Marites? Kung magkwento ka, akala mo CCTV ka ni Rufa. Mind your own business. Ayusin mo na lang kaso mo, baka gusto mong mapasali sa Made in Malacanang, kaya ka nagpapapansin. Yan po ang ganting tugon ni Anabel Rama. Tama po, may katukwiran din man to si Anabel Rama, no? Mind your own business. Hindi naman po siya kasali, no? Hindi naman po bumibira si Rupa Gutierrez. Wala pong ang tanging mukhang nakakasama lang ng loob ng mga pingklawan na ito ay gaganap bilang Imelda Marcos itong si Rupa Gutierrez. Maliban dun, wala naman po tayong naririnig na bumibira politically itong si Rupa Gutierrez, kaya nagtataka rin tayo dito sa mga pinklawan ito, no? Okay. Dagdag pa, ito po ang opisyal na pahayag ng abogado ni Rupa Gutierrez, no? Sinabi po, tahasan po na sinabi, contrary to fake news, ha? So inaakusahan na po nilang fake news yung pinalalaganap na hindi po nagpasweldo si Rupa Gutierrez, no? At hindi rin po pinalayas. Ito po ang sinabi ng attorney ni Rupa Gutierrez na si Attorney Casio. Contrary to fake news peddlers peddled on social media, our client neither fired the helpers nor refused to pay their remaining pay for 6 days. So, 6 na araw lang po pala yung pinag-uusapan dito, no? So, dininay o inano na po ng attorney. Nagtahasan sinabi na hindi po yan totoo. Okay? Ayan. This fake news is a black propaganda. A smear campaign against our client as she is playing the character of former First Lady Imelda Marcos in an upcoming movie. Okay? So, yun nga po yung napupunan natin, no? Binanatan nila si Ella Cruz dahil gaganap na Irene na Marcos. Ngayon naman, binanatan nila si Rupa. Gaganap pa lang, ha? Antindi po talaga ng galit ng mga pingklawan na ito sa mga pamilyang Marcos. Pati po yung mga artista na gumaganap lang bilang mga Marcoses, ay galit na rin po sila at kinakailangan na nilang birahin. Wala po tayong mag- Ganyan na po talaga sila. Hindi po nila may pagkaiba, eh. Alam niyo naman, napakabababaw po ang mga utak po nila. Sila po lutang, pero ang utak nila napakabababaw, no? Gumaganap lang. Gumaganap lang po ng bilang mga Marcoses, nagagalit na po sila. Ganun po sila kalutang. Okay, pag-usapan na po natin, alam po ninyo. Ang ganda po ng ano, no, ng pagpapakilala ng Angat Buhay Foundation, no? Ang ganda po ng mga sinasabi nila, natutulong, no? Kahit hindi nanalo si LENI ROBREDO, tutulong tong foundation na to. Inihintay po natin na kung ano po yung sasabihin nilang tulong. Okay. Ngayon po, eto na po. Nagkaroon po ng hindi naman po malawakang pagbaha. Wala kaunting pamilya. O sabihin na natin na nagkaroon po ng apektado dyan sa Ipugaw. Tumulong naman po sila. In fairness, wala naman po tayong sinasabing hindi sila tumulong. Ang problema po nila, kakaunti pa lang po nila na itutulong. Alam nyo yun? Kakaunti pa lang po kahit doon sa picture eh. Mas marami po dihamak yung kahon ng DSWD. Buti na lang nakakahon na yung DSWD. Hindi na nila may maaangkin. Kasi sa picture pati yung kahon ng DSWD naangkin nila na kanila eh. Kitang-kita na nga po na namimigay na yung DSWD ng mga tulong dito po sa mga nabaha sa Ipugaw. Naghanap pa po ng pangulo. Hashtag nasa ng pangulo. Hashtag nasa ng vice president. Kaya po hindi po maniwala yung mga tao na yung na kayo ay tapat eh, no? Pasensya na po ha. Sa pamunuan po ng Angat Buhay Foundation, ang akala po namin tutulong lang kayo. Mas pinatampok nyo pa, no? Mas pinatampok nyo pa yung pagbira. Hashtag nasa ng Pangulo hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, trending pa rin po. Tingnan natin kung ilan ang nagtutweet ng hashtag nasa ng Pangulo. Nawala. Tingnan nyo po ha kung gano'ng kasutil itong mga to. Tumulong ng konti, binira pa kagad yung Pangulo ng Pilipinas. Nasaan daw? Lahat naman tayo alam natin kung nasaan si Apo Bongbong, no? Naroon po siya. Gusto nyo bang dalawin?
Nasa Malacañang po. Kaya nakakatawa po talaga itong ano, tutulong ng konti. Konti lang po yung nakita kong balot ng plastic eh. Kaya nga po, ito na ang hamon namin. Sige nga, total, naghahanap na rin lang kayo. Magkano na ba talaga yung naibawas ninyo mula sa nakuha ninyong mga donasyon para maitulong dito at kayo maghanap ng Pangulo ng Pilipinas? Sige nga po, magtapatan na po tayo. Magkano po ang naitulong ninyo? Baka naman wala pang, baka ilang plastic lang yung nakita ko. Wala pa yata 20 yung nakita ko sa picture ng plastic eh. Dahil yung kahon po, tiyak ko, galing po yun sa, sa may DSWD. Ilang plastic lang yung nakita ko ron sa mga picture sa Ipugaw. O eto po, namigay po yung DSWD ito. Total, gustong-gusto nyong kantsawan yung DSWD, yung Pangulo ng Pilipinas. Eto po, namigay po dito bukod po sa Ipugaw. Gusto nyong tapatan, sige tapatan nyo na po. Eto po, binigay nila rito sa 3,000 food packs sa Malabon. Dahil binaha, DSWD NCR. Wala po ako nakitang plastic. Panay kahon lang po, DSWD. Ilan po na ibigay nyo sa Malabon? Sige, tapatan tayo ng ano. Total, yan ang gusto nyo. Gusto nyo yung pinapahiya yung gobyerno eh. Konting tulong nyo, gusto nyo nang ipahiya eh. Ang sama po nang dating sa amin, no? Ang lumalabas, continuation to ng nakaraang eleksyon, yung kampanya nyo. Oh, wag po kayo mag-alala. Wag po kayo mag-alala na matutuloy po yung bardagulan. Ito nga po yung sinasabi ko kay Secretary Tulfo. Mag-ingat po kayo dyan. Baka may mga tauhan kayo ng DSWD na na gustong-gustong ipahiya yung gobyerno. Madali lang naman po ito ko yun. Sino po yung kumuha ng picture at sino po yung nagpadala ron ng picture dyan sa inquirer yata lumabas yan na yung mga kahon ng DSWD ay inaangkin na ng mga Angat Buhay Foundation. Okay. Yun nga po yung katangahan ng mga to eh. Kaya nga po may DSWD Secretary. Yung DSWD Secretary nga hindi naman required eh. Na pumunta sa mga sakuna eh. Ang importante, meron pong mga naipumumudmud na food packs dun. May napumudmud pang pera. Yung Angat Buhay, meron ba kayo naibigay na 2 milyon? Tapatan nyo. Nakakahiya po, no? Yung ginagawa ng... Pero in fairness, siguro, hindi po alam yan ng mga tunay na nagdo-donate. Alam nyo po yung mga nagdo-donate. Gusto po nila makatulong eh. Kaya po sila nagdo-donate. Malamang yung dumadaldal niya na nasa ng Pangulo, yan po yung mga walang pan-donate. Yan po yung mga miyembro ng mga Pinklawan Army na hindi nakapag-donate. Kasi kung ikaw nag-donate, gusto mo makarating talaga yung tulong. Pero sa mga walang donasyon, akala nila, ang donasyon nila, manira ng gobyerno. Yan po yung utak ng mga ampaw na katulad ng nanay nila. O, isa na lang po ito ha, isang beses ko na lang po sasabihin. Kaya namimiss nyo si LENI, akala nyo tuloy, yung Vice President dapat pumupunta sa sakuna. Yan lang kasi yung ginawa ni LENI, 6 na taon. Nagpupunta sa sakuna, nagpapapicture. Bakit kaya yun ang ginagawa ni LENI? Hindi busy. Bakit hindi busy? Walang trabaho. Bakit walang trabaho? 2 beses na binigyan ng trabaho ng Pangulo ng Pilipinas. 2 beses na pumalpak. Hindi ko alam yun sa una nangyari. Pero ang alam ko, habang siya ay cabinet official, siya yung pinahawak sa housing, nagpunta ng Amerika, nanira dun. Kaya hindi na siya pina-attend sa cabinet meeting magmula ngayon. Wala kang gagawin kundi siraan yung gobyerno. Naparte ka, cabinet member ka. O tapos, banat siya ng banat sa war on drugs. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Ginawa siyang SAR ng war on drugs. Ano po nangyari? Binanata niya rin yung sarili niyang war on drugs. Siya na pinuno. Pa-interview ng pa-interview. Ni hindi alam kung anong gagawin sa war on drugs. Ni hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa war on drugs. Sinibak. O kaya nga, may time siya sa lahat. May time siya magpupunta kung saan-saan. Gagayay mo ba si Sara Duterte na may trabaho sa DepEd? Mag-o-opening ng classes? Buong Pilipinas may DepEd. Inaasikaso. Busy. O nakikita niyo po ngayon, no? Nakikita niyo ngayon yung pagkakaiba ng Vice President na may totoong trabaho at Vice President natin noong na mag-project lang ng trabaho. Kunwari may ginagawa siya, ikot lang ng ikot. Tapos kayo pa nagsabi na, nasa ng Vice President? Nasa ng Vice President? Nagtatrabaho. Ibig sabihin, nalalantad tuloy na yung ginagawa ni LENI Robredo ay walang kabuluhan. Noong araw, yung nangunguna, yung pinagmamalaki nyo na tuwing mayroong sakuna, naroon si LENI Robredo. E paano nga, walang ibang trabaho? Kundi project na may ginagawa siya, alam nyo yun? Sa mga nakakakita kayo, di ba? Meron pong mga ganun tao eh, no? Yung walang ginagawa, pero pag may dumating na supervisor, biglang hahawak ng walis, biglang magpapaandar. Alam nyo yun, yung kinakailangan maging visible siya, pero yung mga tunay na may trabaho, hindi po yan nagpo-project kasi araw-araw niyang trabaho yun eh. Pero yung mahilig sa media, walang mga ginagawa, yan, si LENI Robredo.